good morning sa aking mga ka-DH dyan. Nandito ako ngayon sa tapat, sa tapat talaga. Andito ako ngayon sa aking pinaglulutuan. Nakikita nyo, meron kaming limang burners. Alam nyo ba, na kapag Ramadan, yan ay napupuno maliban pa dito sa, bukod sa mga nakasalang dyan, may waiting pa. Tapos, yung aming oven, meron din nakasalang, bukod pa yung oven doon sa kabila, ganon. Alam nyo ba, na kapag Ramadan, na habang kami ay nagluluto, kasagsagan, rush hour, ganon. Ibig sabihin, medyo nagpapanik na kami dahil merong kaming oras na dapat matapos na yung aming niluluto. Kasi di ba, pagdating na ng panag-adhan na, yun yung time na kailangan ay naka-ready na lahat at sila ay susubo na ng kanilang pagkain. Dahil syempre, maghapon sila, di ba, na hindi kumain. May oras yun na hindi ka dapat mahuli. Hindi dapat mahuli. Ngayon, minsan, sa katarantahan mo, natataranta ka na, bigla pang mawawala ng gas. Ngayon, syempre, ano-ano ka, nagmamadali ka, punta ka doon sa labas, doon sa may tangke. Nakakainis yung ganun, no? Yung parang mababanas ka talaga kasi nagmamadali ka na nga, bigla pang mawawala ng gas. Kaya, iaano ko sa inyo kung paano na hindi ganun, na mataranta. Para hindi mataranta. Kasi kami naman, dito ay meron namang mga extra, yung reserba, ganun. Ganito ang pagpapalit. Na para, pag nawala ng gas, ay hindi ka na mataranta. Dito ako ngayon sa lagyanan ng aming tangke. Papakita ko sa inyo. Meron yung mga lock. Dito sa aming tangke, ganito ang itsura. Dalawa yan, dalawa nakakabit sa dalawang tangke. Makikita nyo. Tapos ito ay reserba. Yan. Ito ang aking pangkabit dyan. Ngayon, pag naubos ang isa, baba katulad nito. Ito ang unang naubos. Ngayon, pag naubos yan, di ba, ito ang nakabukas Yan ang nakabukas. Kailangan na pag naubos na, papatayin mo, di ba? Isasara mo yan. Di ba nakabukas ganyan? Isasara mo ngayon yan. Tapos ito ay isasara mo din. Ngayon, lilipat ka ngayon dito sa kabila. Yan naman ngayon ang bubuksan mo. Pipihitin mo ngayon pabukas. Tapos, bubuksan mo din ito. Kasi, naka-ready na. Diba? Ang ganda ng ganun. Kahit na madaling-madali ka sa pagluluto, lilipat ka lang, ay lalabas ka lang dito, sasara mo lang to, sasara mo lang yan, tapos, bubuksan mo lang to. Kasi, naka-ready na. Yun ang pinakamaganda dun. Paano na lang kapag ito na ang naubos? 'Di ba? Nako, 'yun ang mahirap diyan dahil itong reserba ay ikakabit mo pa. Kaya ang pinakamaganda, ang tip ko sa mga ganyang may extra, kailangan hindi kakalagay mo pa lang nito, pag meron kang free time ay ikabit mo na rin agad itong isa. Ganon ang technique dyan. Huwag mo nang hintayin na maubos muna yon bago mo ito ilagay dahil yun ang nakakataranta, lalo na nga ngayon magra-Ramadan. Ang hirap kaya ng ganon. Kaya ngayon, ikakabit ko na ito. Ito ay tatanggalin ko na sa ganito. Yan. Tatanggalin ko na yan. Yan ang ipapakita ko sa inyo. Ito ang aming reserba. Ito yung bago. Yan, nakasealed pa yan. Tatanggalin mo ngayon yung sealed yan.
siguraduhin mo na nakasara muna. Ngayon, pag natanggal mo na yung shield yan, tatanggalin mo na ngayon itong luma. Itong papalitan mo. Ngayon, natanggal na. Kabit natin na ngayon dito sa kabila. Yan, kailangan higpitan natin. Yan, mahigpit na. Oh, di ba? Ngayon, ito ay hindi muna natin siyempre bubuksan dahil merong panlaman yung kabila, yung isa pa. May laman pa 'yon. Yan ang kasalukuyan pa namin ginagamit. Kaya ito ay huwag mo munang bubuksan at saka yung dito sa taas. Pag naubos na, yan, pag naubos na yan, diyan ko pinatong yung ano. Pag naubos na yan, tsaka mo na ngayon to isasara. Diba? Tapos isasara mo rin dito sa taas. Diyan. Tapos tsaka mo ngayon ito bubuksan. Pagkabukas na pagkabukas nito, pag ito na ang nakabukas, ibig sabihin, empty na itong dalawa, kailangan nang sabihin kay madam para bibili na uli siya ng dalawa. Yan lang ang tip ko ngayon sa mga nagluluto dito sa Middle East. Kailangan nakaready na. Nako, lalo na ngayon. Next week po ay Ramadan na. Hectic na ang mga ano. Masyado na kaming busy pag Ramadan. Luto ng luto. Halos kalahating araw kaming nagluluto para sa kanilang futur or iftar. Yan lamang po ang tip ko ngayon. Don't forget to subscribe at ang ating notification bell para updated pa kayo sa susunod ko pang mga video. Ako po si Mama DH, ang mapagmahal na ina at masipag na domestic helper. God bless!